Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala po si JP Kilapatia. Tayo po ngayon narito sa Batangas Province High School for Culture and Arts upang interviewin ang isa sa mga artist ng eskwelahan ito na si King Lee Villena. So King, maaari mo pa kami bigyan ng konting background tungkol sa iyo? Ako si King Lee Villena na nakatira sa Leroy Batangas at gusto ko yung nag-aaral na dito sa MPHSU. Yun nga, nanggaling ako sa pamilya ng artist sa lalong atay ko kapalito. Alam sa akin yun. Kapalit mo ba si Joshua Villena yung ngayong may solo, first Filipino na may solo exhibit sa New York? Yun nga, may exhibition siya sa New York at pinayos ko yun. Anong iyong, saan ka magaling sa visual arts? Anong iyong forte? Mas gusto ngayon sa visual, sa medyo na sa painting na figurative challenge ko yun. Itong painting na ito, ito ba yung mga gawa mo na paint ba ito? Bakit ka, King, bakit ka pa rin gumagawa hanggang ngayon? Para magatid na mensahe sa mga tao, ipakita yung realidad ng buhay ko ngayon. Ikaw ba ay gumagawa para kumita o para maging famous o magbigay ng talagang story? Siguro para magbigay ng story, pero at the same time, kumita din ng pera. Ano or sino ba yung motivasyon? Siguro yung kuya ko, tsaka yun nga, pamilya ko, tsaka yung mga artist na kinikilala. Sino-sino naman ang mga kinikilala ng artist? Yung mga kinikilala ng artist? Sina Linag Palas, Yoka, Joshua Villena, Picasso, yun, Bugsy. King, bakit mo pinili ang visual arts kaysa sa ibang mga sector ng arts? Siguro para madali makapagbigay ng mensahe to art making dito na kailangan magsalita like sa music theater, maybe kailangan ko pa rin magsalita para lang sa video ang gusto ko para lang sa mga. Anong, itong nahirap pa dito madalas ang maraming mga artist eh. Ano yung identity bilang isang artist? Sa ngayon, wala pa rin, pero still explore my art style din para magkaroon ako ng identity bilang artist. Nakikita mo ba ang ibang artist bilang ibang kompetensya o kaibigan? Kaibigan, para yun nga, ay, kung meron gusto silang itanong o ano, pwede ko sila tulungan para ma-improve din yung kanilang ginagawa ka. Depende siguro kung gusto rin na makipag-competensya mo yung ibang artists. Ano yung pinakompetensya ka talaga nila? Like, gusto ka nilang higitan ang galing mo o talunin sa mga contest kahit school-based lang? Mas okay din naman para mas yun, mapalawak nila yung utak nila para galingan pa sa mas-improve yung ibang. Ano naman ang masasabi mo sa mga tamad na artist? Yung parang ginagawa ba? Pero parang asang piling nila sa mga artist nila. Siguro ano, parang wala kwenta yung pagiging artist mo. Kasi ano, kung katamadan lagi, parang anong kwenta ng artwork mo tsaka paano makikilala, paano magbibigay ng message kung wala ka namang ginagawa ng artwork tsaka kung laging tatawad-tawad ka, paano ako mag-iimprove sa mga gagawin ko. Nice. May mga gusto ko bang sabihin sa mga kapwa mong artist? Siguro, ano, tuloy lang sa paggawa, magmatawad na magkamali, magmatawad na ipakita ko kung ano yung kaya mo gawin. Tsaka, kahit pa anong galing mo maging, mababa pa din. Sa tingin mo bilang isang grade 10 student dito sa BPHSA, marami ka bang maiitulong sa mga mas nakakabata sa'yo na artist?
Siguro, sakto lang, parang pag may gusto sila itanong sa akin para ma, yun nga, ma-improve yung gawa nila, pwede naman nila akong kausapin, pwede naman napitan para maituro ko din yung basic sa art ko. So, ayun nga po, ano? Dito po natin sa ating interview kay King Villena. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa panonood. Hanggang sa muli. JB Carapatia, King Villena. Ay! Yeah!